Ang mga labanggit na grupo ay matagal ng katuwang ng pamahalaang panlalawigan. Sila ay malalapit na mga kaibigan ni Governor Alfonso V. Umalde Jr. simula noong congressman pa siya ng ikalawang distrito. Sa pagdagsa ng mga turista at magbabakasyon ngayong panahon ng Semana Santa, regular na isinasagawa ng mga konsernadong ahensya ng pamahalaan, partikular ang mga kapulisan at traffic enforcer, ang Oplan Semana Santa. Alamin natin ang naging preparasyon para rito ng mga konsernado at nangunguna nating ahensya ng pamahalaan hinggil dito. Narito ang report. Opisyal nang nagsimula ang Oplan Ligtas Biyahe Kuwaresma noong Marso 22 at tatagal hanggang Abril 3. Ito ang nilaman ng pagpupulong ng iba't ibang konsernadong ahensyang nangangasiwa sa kaayusan ng mga pantalan sa lawigan sa isinagawang Oplan Ligtas Biyahe Kuwaresma 2013 na isinagawa sa PMO Conference Hall noong Marso 19. Layunin nito na maisiguro ang kaligtasan at seguridad ng mga pasaherong papasok at palabas sa mga pantalan sa lalawigan ngayong darating na Kuwaresma. Nakahanda na ang health test sa posibleng paglapit at paghingi ng tulong ng mga pasahero kung sakaling magkaroon ng suliranin. Ang Philippine Coast Guard ang mga ngasiwa sa headcount ng mga pasahero at boarding vessels at solas nito. May nakatalaga ding 2 canine dog para sa kasiguruhan ng inspeksyon. Inatasa naman ang transport groups na magsumite ng listahan ng kalamang sasakyan naka green plates upang umalalay sa yellow plate ban sakaling magkulang ito sa malaking volume na dadagsang pasahero. Kinakailangan ring nakasuot ng uniforme ang hanin ng PNP upang matiyak ang police visibility at pagkakakilanla ng mga ito. Nakatalaga naman ang Calcideco sa monitoring ng mga dadagsang pasahero sa pamagitan ng 24/7 operational CCTV. Ang TMG ang siya namang mga ngasiwa sa holding area para sa RoRo cargos at maging sa traffic control sa labas ng pantalan at siya rin makikipag-ugnayan sa Barangay San Antonio para sa kaayusan ng trapiko. Ang PTB operator naman ang nakatalaga sa pag-i-issue ng boarding pass number sa mga priority passengers tulad ng mga senior citizen at mga pasaherong may kapansanan. Susunod, presyo ng kuryente per kilowatt tataas ayon sa Ormeco. Provincial agriculturist di mailig, ginawaran ng parangal. Calapan Recreational and Zoological Park, bukas na sa publiko. Afmoriones Festival sa Bansud, isasagawa. Tutok lang po, ibibigay namin ang detalye ng mga balitang yan sa pagbabalik ng KPSM. Dark and cloudy day.
Bagamat matagal nang usapin ang pagbabayad ng malaki na raw na utang ng Napo Corp nito pa lamang buwan ng Marso, aktwal na sinimulang pasanin ng mga consumer ang kanilang pagbabayad kung saan apektado ang mga kasapi ng Oriental Mindoro Electric Cooperative o Ormeco. Isa lamang ito sa mga natalakay sa ginanap na Power and Transportation Cluster Meeting sa Kapitolyo noong Marso 11. Narito ang report. Sa ulat ng National Power Corporation, umaabot na sa 53 billion pesos ang pagbabayaran nito na tatlong taong kokolektahin mula sa mga consumer. Tinatayang tataas ng 0.1938 per kilowatt hour ang itataas ng kuryente simula sa mga nakonsumo ngayong Marso. Samantala, sa ulat ng Ormeco, umaabot hanggang 29 megawatts ang nakokonsumo ng mga consumer sa gabi sa peak hours nito, dahilan kaya nagkakaroon ng load shedding. Subalit kapag nai-install na ang Suweco sa bungabong, sinabi ni Ormeco General Manager Romeo Quasay na hindi na magkaka-load shedding at may iwasan na ang pagkakaroon ng brownout. Samantala, nakalinya naman ang mga inaasahang re-resolba sa kakulangan ng supply ng kuryente sa lalawigan, kabilang na ang linaw kawayan na nakatakdang maramdaman ang operasyon sa Hulyo, 1.5 MW Suweco sa Bansud sa 2015, Ormin Power sa 2016, 8 MW Santa Clara Power Corporation sa 2017, 16 MW Wind Power Project sa 2017. Kapag naging operational na ang mga nabanggit, nakatakdang bumaba ang kuryente sa lalawigan ng hanggang 6 na piso hanggang 650 per kilowatt hour lamang na tinatayang pinakamababang kuryente sa buong bansa. Samantala, tiniyak naman ni Governor Umali ang katuparan ng pangako ni Pangulong Pinoy na mapailawan ang lahat ng sityo sa lalawigan sa taong 2015. Ang pagpapailaw niya sa natitira pang sityo na wala pang ilaw ay magsisimula ngayong 2013. Ipinaliwanag din sa pagpupulong na kaya madalas ang brownout sa mga bayan ng Gloria at Pinamalayan ay dahilan sa iisa ang natakbong makina rito. Sa 6 megawatts na dapat sanay na isusupply dito, 3 megawatts lamang ang naiisupply dahil sira ang isa nitong makina. Samantala, sa taong 2016, inaasahan namang magiging stable na ang kuryente sa lalawigan dahil sa kakayanan ng mga nakalinyang power producer nito na makapagsupply ng hanggang 38 megawatts. Isang mainam na motibasyon upang lalong pagbutihin ang paglilingkod sa mga mamamayan ang pagkakaloob ng insentibo sa mga nangunguna sa pagkilos dito. At ito ang isinagawa ng pamahalaang nasyonal kamagailan kung saan pinagkalooban ng award ang isa sa mga puno ng tanggapan sa Kapitolyo sa larangan ng agrikultura. May report si Ana Marie Reyes. Isa si Provincial Agriculturist Petronilo de Mailig sa mga ginawaran ng parangal bilang natatanging Agricultural Extension Worker o parangal sa mga bossing ng palaya ng Department of Agriculture. Ang parangal ay ginawad kay Ginoong de Mailig na Agriculture Secretary Proseso Alcala at National Rice Program Coordinator Dante de Lima noong March 15 sa PICC sa lungsod ng Pasay. Bukod sa tropeyo, nakatanggap din si Ginoong de Mailig ng 20,000 pesos bilang insentibo. Ang parangal sa mga bossing ng palayan ay bahagi ng taunang pagkilala ng DA sa mga individual, kawani, opisyal at mga pamahalang lokal na may malaking ambag sa pagpapalawig at pagpapataas ng produksyon ng palay sa buong bansa na nagbubunsod ng pagkakaroon ng sapat na bigas at nag-aangat ng kabuhayan ng mga magsasaka. Matatanda ang noong nakalipas na taon ay isang Oriental Mindoro sa tatlong lalawigang binigyang parangal bilang Agri-Pinoy Rice Achievers ng DA at tumanggap ng 4 na milyong pisong insentibo. Ayon kay Ginoong de Mailig, ang pagkilalang ito ang isa sa mga pinakamahalagang batayan ng pagkakapili naman sa kanya bilang bossing ng palayan. Aniya, ang parangal ng lalawigan ay patunay na maayos niyang napapamahalaan at naipatutupad ang mga programang pang-agrikultura ng pamunuan ni Governor Alfonso Umali Jr. Isa rin, ayon pa kay Ginoong de Mailig, na pinagbatayan upang bigyan siya ng parangal ay ang pagtaas ng produksyon ng palay ng lalawigan. Mula 4.03 metric tons kada ektare ang produksyon noong 2011 ay nagtala ng 4.13 metric tons kada ektare ang produksyon ng palay noong 2012. Bagamat mataas na rin yung production natin nitong mga nagdaan taon, mas naikitan pa natin kahit na tayo tinamaan ng bagyo nitong nagdaan. So, tuntua rin naman si Secretary Alcala kasi sabi niya, talagang ang Oriental Mindoro ay isa sa inaasahan nila na yung pagbaba ng importation ng rice ay nangyayari ng dahil sa ginagawa naming pagpaparami ng ani dito sa ating lalawigan. At natutuwa rin siya kasi doon sa mga extension activity na ginagawa natin, Farmers Field School, itong
techno clinic para sa ating mga magsasaka sa tulong ng ATI, na isagawa natin sa buong lalawigan yung bagay na yun. Kaya masasabi natin ang Oriental Mindoro ay naging sufficient for the price. Si Ginoong Di Mailig o Canilo sa mga taga-Kapitolyo ay nagtapos sa Araneta University noong 1972 at nagsimulang magtrabaho sa pamahalaan noong 1973 bilang agricultural technician ng Provincial Agriculture Office. Naging kawani rin siya ng Bureau of Agricultural Statistics at nagsimula naman siya magsilbi bilang provincial agriculturist noong 2010. Kaugnay nito, pinarangalan din ang lungsod ng Kalapan bilang isa sa mga Rice Achievers Awardees City Category. 1,000,000 pisong halaga ng proyekto ang insentibo ng lungsod ng Kalapan. Si City Agriculturist Carlos Tumigo ang tumanggap ng parangal, samantalang kinilala rin bilang Outstanding Agricultural Extension Worker si Nilda Kabatay ng lungsod pa rin ng Kalapan. Actually, lahat ng mga magaganda pang bagay na hindi ako tumitigil. Oo, kasi sabi ko nga, hindi sabihin na natin ako'y tumanggap ng ganyang award. Pero isa lang yan na paghamon pa rin sa akin para ipagpatuloy ko yung mga magagandang sinimulan ko sa pulang ako'y ma-employed noong 1973 sa agriculture department. Very supportive talaga si Governor sa agrikultura. Sabi nga niya, sige, hingin natin lahat yung mga pwedeng hingin ng mga constituent natin, mga farmers, fisher folk natin. Gumawa ng project proposal at i-forward natin sa central office. Isang simbolo ng pag-unlad ng isang lugar ang pagkakaroon ng dadayuhing tourist spot tulad ng mga matatagpuan sa lungsod ng Tagaytay. Dito sa lungsod ng Kalapan, umaagapay na rin ito sa ibang lungsod dahil sa maraming award nitong natanggap at pagkakaroon ng tourist spot tulad na lamang ng pagbukas ng isang zoological park. Narito ang report. Normal na binuksan sa publiko ang Kalapan Recreational and Zoological Park, ang dating Bulusan Park na tiyak na dadayuhin na rin at magiging kahanay ng mga tourist destination sa Oriental Mindoro. Formal itong binuksan sa pangunan ni Kalapan City Mayor Salvador Yachong at City Vice Mayor Jojo Perez kasama ang iba pang opisyal ng lungsod ng Kalapan at mga hepe ng iba't ibang departamento ng City Hall. Mula sa pagiging Bulusan Park, malaki na ipinagbago nito. Lumuwang, sumigla ang kapaligiran sa iba't ibang hayop na matatagpuan dito tulad ng mga natatanging ibon, kabilang ang African grey parrot, ang cockatoo, Philippine hawk eagle at ang black earth kite. Bubuka na rin sa pagpasok dito ang mga unggoy. Mayroon din kabayo, ostrich at ang nakabibiglang tigre na pinangalanan Carlo and Carla. Nakatutuwa ring malaman na ang dinadayo sa picnic grove ng Tagaytay na zipline ay mayroon na rin ngayon sa Kalapan. Sa inilawak at iginanda ng naturang zoological park na naaangkop sa mga nature lover at mga nais mag-unwind, gayon din sa pagbabanding ng pamilya, tiyak nang dadayuhin ang Kalapan Recreational and Zoological Park bilang isa na ngayong tourist destination sa lalawigan. At nasaksihan po natin, ito po ay another first. Ito naman ay isa na namang first time sa lungsod ng Kalapan ang magkaroon tayo ng Kalapan Zoo. At ito po ay magsisilbing attraction sa atin, sa programa natin sa turismo at syempre sa atin pong mga kababayan dito sa lungsod ng Kalapan. Alam nyo, itong Kalapan Zoo ay matagal nang inaabangan at marami na rin ho kaming natatanggap na mga kung ano-ano sinasabi dito sa pagtatayo ng Kalapan Zoo na to. Pero ang mali daw po dito sa pagtatayo natin ng Kalapan Zoo na ito ay may papakilala natin ang ating lungsod ng Kalapan. Pag tayo'y merong bisita, ay merong mapupuntahan sa lungsod ng Kalapan. At syempre, ay, ito po ay kailangan-kailangan. Alam nyo, meron tayo halos, hindi, bagamat hindi rin, hindi pa rin ganun kakompleto ang ating pong Kalapan Zoo, ay nandyan makikita natin meron tayong zipline, meron tayong rock climbing, at nandyan makikita nyo iba't ibang mga hayop, mga animals dito sa zoo. Pero hayaan nyo po at ito po ay isang simula lamang at ito naman po ay sa paglipas ng panahon. Hayaan nyo sa programang mas gaganda ang ating buhay ay atin pong kukumpletuhin at mas pagagandahin itong Kalapan Zoo na ito. Ito yung kabuuan ng Kalapan na gusto kong ibahagi sa inyo.
ang trina binanggit ni Vice Mayor. I would like to thank, of course, the members of the Sanggunian for all those things that you have given us, the support to make these dreams really a reality right now. Ipagmalaki niyo na nakatira kayo sa lungsod, unti-unti. This definitely at the end of the day, unti-unti. Ipagmamalaki natin, ito pala yung bayan natin. Dahil minahal natin at sinubukan natin buksan ang pwedeng mga oportunidad na pwedeng ibigay sa atin. Without compromising the basic social services like your education, like the health insurance, and capabilities po ng mga kababayan natin, ang ekonomiya natin, ay ito na andito lahat. I know, with the program of these green people headed by Vice Mayor, ako'y naniniwala, mas gaganda ang ating buhay. Muli na namang gagalapin ang taunang isinasagawang Moriones Festival sa Bayan ng Bansud. Itong ipinahayag ng Provincial Administrator Angel Saulong sa minsang pakikipanayam dito ng KPSM. Ang Moriones Festival sa bayang ito ay isang panata ng pamilyang Saulong kada sasapit ang Semana Santa. Ito ay bilang pakikipagtuwang na rin sa mga gawaing pangturismo ng pamahalaang panlalawigan. Sa mga nais lumahok dito, maaaring magsadya sa Westin Pharmacy upang makapagpatala. Hanapin lamang si Christian Javier. Sa mga mananalo rito, nakalaan ang mga sumusunod na premyo. 50,000 cash prize para sa first prize, 25,000 cash prize para sa second prize, 15,000 pesos para sa third prize, 10,000 pesos para sa fourth prize, at 5,000 pesos para sa fifth prize. Tatanggap naman ng tig 500 pesos na consolation prize ang mga hindi mananalo. Magsisimula ang Moriones Festival sa Marso 24 at magtatapos sa Marso 31 kung kailan isasagawa ang final judging sa mga lalahok dito. At yan ang kalipunan ng mga balitang tinipon ng Provincial Information Office. Sa mga hindi nakapanood ng aming programa ngayon, i-type lang sa YouTube ang Kapitolyo KPSM upang mapanood ang edisyong ito. Para sa iba pang kalaman, galing mag-log on sa aming Facebook account, ang Oriental Mindoro Kapitolyo para sa mamamayan. Ako po muli si Fracalizan de Leon. At ako naman si Randy Digma. Sa inyo pong lahat, sa ngalan ng kapamilya ng KPSM, makiisa tayo sa pagsikat ng Oriental Mindoro.